Another road trip win para sa Los Angeles Lakers, mga idol. Tinalo nila ang Memphis Grizzlies sa final score na 136-124. 5 winning streak na ngayon ng Purple and Gold. Pero pansin ko lang din, mga idol, makikita natin sa West standings na nag-winning streak din ang Golden State Warriors with 2 straight wins at ang Rockets na may 10 straight wins, mga idol. Napakatindi ng kompetisyon sa West. Nakabuntot pa naman sila sa Los Angeles Lakers. Well, sa laban nila kanina, wala si Anthony Davis dahil nga sa kanilang double overtime win kahapon. Sumakit daw kasi ang tuwod ni AD matapos makapaglaro siya ng 52 minutes kontra Milwaukee Bucks. Back to back din kasi ang kanilang schedule. Pero ayos lang dahil andyan naman si King LeBron na nakabalik na sa lineup ng Lakers. Sa first quarter ay first 5 itong si Jackson Hayes. Kapalit nitong si Anthony Davis sa center position. Maaga nga uminit itong si JH at nagpakawala ng ilang dunks sa first minutes ng unang quarter, habang itong former rookie Lakers naman na si Scottie Pippen Jr. ay nasa starter din ng Memphis Grizzlies at siya nga ang nakagawa ng unang 5 puntos para sa kanyang bagong koponan. Kaso gigil na gigil itong si LeBron sa kanyang pagbabalik laro kanina dahil agad siyang gumawa ng mga layups at alley-oop galing sa pasa ni Austin Reeves. First quarter pa lang ay malaki na ang hinahabol ng Grizzlies. Naging double digits pa nga ang lamang ng Lakers nung maipasok ni Spencer Dinwiddie ang kanyang 3-pointer. Kaso nga lang, nung ipinahinga si LeBron at Reeves sa bench, ay siya namang pag-init ni Desmond Bain sa 3-point lane. At naibaba yung double digits na kalamangan ng Lakers sa isa, 37-36 sa first quarter. Second quarter ay kumonekta agad ng 3 si D'Angelo Russell sa early minutes, habang si Hachimura ay gumawa ng 7 points sa second quarter galing sa kanyang dunk at isang corner triple. Kaya muling nakaangat ang Lakers sa talaan. Pati na rin si Austin Reeves ay malaki din ang naiambag sa second quarter at tinapos ang kanilang first half sa 69-61. Grabe itong mga players ng Lakers, mga idol. Parang wala lang yung laro nila kahapon na may 2 overtime pa. Pagpasok naman ng third quarter ay patuloy pa rin ang hot shooting ni Rui Hachimura sa 3-point area. 2 back-to-back 3-pointers agad ang pinakawalan niya, mga idol. At suddenly naging 27 points na yung lamang nila sa Memphis. Pati si Russell at Torian Prince ay patuloy pa rin ang magandang opensa sa third quarter. Habang sa kabila naman ay nagpakita din ng talento ang rookie ng Grizzlies na si Jake LaRavia. Nag-record nga ito ng 7 3-pointers, mga idol, sa kanyang 9 attempts sa 3-point lane. Kumana ito ng 25 points, 6 rebounds at may 4 assists, shooting 9 out of 14 sa field. Impressive performance para sa freshman. At itong si King LeBron ay hindi na pinaabot pa ng fourth quarter para makapag-record ng triple-double performance. Wala na nga tayong masasabi pa sa The Greatest of All Time. Pero sa tuwing babalik itong si LeBron sa bench, ay nakakagawa ng maganda ang Grizzlies. Nakakagawa sila ng mini run dahil naibaba pa nila ang 27 points lead ng Lakers sa 10 points sa pagtatapos ng third quarter. 102-92 na yung score. Kaya sa fourth quarter naman ay hindi na pinagbigyan ni LeBron ang Memphis. Attack mode na siya for the one last time kahit may triple-double na siyang bit-bit na nakuha niya sa third quarter. Panalo ang Lakers dito, mga idol, sa pangunguna ni LeBron with triple-double, habang si Rui Hachimura naman ay parang may galit sa Memphis at iniskoran niya ito ng 32 points with 10 rebounds at may 7 threes sa 8 attempts sa 3-point lane. Lahat ng players ng Lakers ay pinagpaglang ang pagod kahapon at nakapagtala ng tigdo-double digits, maliban na lang kay Max Christie. Makakalaban nila ulit ang Indiana Pacers sa next game. Kaya ang tanong, kaya ba nilang gawing 6 straight wins ang kanilang standing ngayon, mga idol? Mag-comment lamang kayo sa baba ng video at babasahin natin yan.